Hello mga kaibigan, magandang buhay. At ito, meron tayong gagawing EBR. Ang tatak nito ay ito, M plus. Sabi ng mayari, wala daw itong power. Tingnan natin, sasaksak natin. Ayun, may power naman, meron siyang LED indicator. Pero ang alam ko nito, pagka pinindot mo yung kulay green na yun, saka siya yan i-on muna, tapos pipindutin yun, yan. Magkakamera na siya ng output meter, makikita dito, papalo siya. Mag-i-indicate na meron siyang output, tsaka iilaw yung LED niyan, yan o, yan. So, titingnan natin, kunin natin yung analog tester at para makasure tayo talaga kung wala siyang output. So, dapat meron siyang output eh. Kasi meron yung 110 output, tapos eh, meron siyang dalawang outlet na 220 ang output. Yan. Tingnan natin kung meron siyang output. Yan, wala. Wala talaga siyang output. Yan, kita naman yung tester. Hindi siya pumapalo, wala. Okay. Patayin muna natin. Tanggalin muna natin sa pagkakasaksak at bubuksan natin to. Ayan at bubuksan natin. Pala mga kaibigan, pasensya na kayo kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload kasi minsan nahihirapan ako mag video. Mahirap din naman. So ayun at titingnan muna natin pala itong ano fuse dito bago natin tuluyang buksan. Titingnan natin kung buo siya. Baka naman fuse lang ang sira eh. Ayan. Kita nyo ba mga kaibigan? Tingnan na lang ninyo yung tester. Titingnan natin kung meron siyang continuity. Ito. Ayan, okay. Napalo naman siya. Okay naman siya. At itong isa testingin na natin, baka dalawa kasi yung fuse niyan eh. Baka naman itong isang sira. Yan, kita nyo pumapalo, di ba? Okay siya. Ay balik na natin. Ayan. Okay naman. Kaya sige. Tuloy natin pagbubukas. Para
makita na natin kung ano talagang problema nito. So yun mga kaibigan, bago ang lahat nga pala, shout out na lamang sa inyong lahat, sa lahat ng subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa lahat ng mga nakakapanood nito, shout out sa inyong lahat. Ayan, tingnan natin. So suri natin mabuti. Ayan, may napansin ako dito, meron akong ano rito eh, sa loob may nakita akong lock. Tsaka bearing, ewan ko kung saan galing yun, hindi ko maintindihan kung saan galing. Mamaya pakikita ko sa inyo. Tinitingnan ko yung kanyang circuit board, wala namang sunog. Maliban lang dito sa isang wire na ito, itong kinakabit ko na ito, tanggal siya. So baka ito lang ang problema niya. Yung kanyang wire na nakakabit sa servo. Servo mechanic. Chichikapin natin mabuti. Tingnan natin maigi kung ano pang sira nito. Ayan. Okay naman ang kanyang servo mechanic eh. Yan oh, yan yung wire na kulay pula, yan ang ano, parang dun dyan dito natanggal. Yan kasi meron siyang ano eh, meron siyang pinaghinangan, tsaka obvious naman na talaga namang nakadikit siya. Tsaka yan yung sinabi ko sa inyo kanina, yan oh, meron akong bearing na nakita, hindi ko alam kung saan galing yan eh. Yan, tatlo, meron pa yung sa kabila. Ayan o, tatlo, bali anim na siya. At saka yung yan, yung lock na yan o. Yan. Kaya kung sino man ang nakakapanood nito, baka meron kayong alam, comment down below na lang mga kaibigan, baka may alam kayo dyan. Kasi nagtataka ako kung saan galing yung bearing na yan eh. Kasi hinahanap kong maigi dito kung saan natanggal, wala talaga akong makita kung saan siya, wala akong idea kung saan siya tanggal o kung may nakakabit pa dyan na may bearing. Ayan, so wala talaga akong idea dun sa ano eh, sa nakuha nating bearing. So ito nga pala yung nakita kong ano,
Ayan. So, ihihinang natin. Yan yung nakita kong ano eh. Tanggal, wala nang iba. So, ihinang muna natin yan. Ayan. Okay. Ito yung supply niya sa kanyang servo ano eh transistor at transformer. Sana yan lang ang problema para ano. Pero chinikap ko din talaga yung kanyang circuit eh. Wala talaga akong nakitang problema eh. May sunog, wala akong nakita. Kaya maaaring ito lang ang naging problema niya. So, mamaya ating titestingin to. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo, sa mga subscriber ko, maraming talagang salamat. Sana sipagin ako sa pagbibideo para ano. Marami akong magawang video. Para na rin naman makatulong sa mga bago pa lang nagsisimulang mag repair. O di kaya naman ay di yung mga walang alam sa electronics para naman magkameron sila ng idea. May ginarin itong reference. Tsaka sa mga basher kasi hindi rin mawawala talaga yung mga basher. Eh sinasabi ko naman na hindi ako professional na technician. Para lang ba yung mga makakapanood eh merong magkameron ng idea kahit walang alam sa electronics. Tsaka siyempre yung mga bago pa lang nagsisimula sa electronics merong magkakameron sila ng idea. Ito naman pagbibideo ko para lang sa ano ito eh. Mga reference lang. Ayan, nagkameron na siya ng ano, nung ikinabit ko nagkameron siya ng resistance sa transformer kasi mayroong carbon yung kinabitan ko na yan eh. Ang dulo niya na ano eh carbon na nakadikit dun sa servo transformer kasi yan yung umiikot eh, nagbabari yan eh pagka siya yung nakakasense ng pagtaas at pagbaba ng kuryente. Automatic kasi yan eh. Kaya nga automatic voltage regulator. Para pag mababa yung kuryente, pinatataas niya, ini-stable niya sa 220 kung ano yung output, 110 at saka 220. Pag naman masyadong tumataas yung kuryente niyan, siya rin yung nagko-control para hindi tumaas yung output ng kuryente. Kaya nga stable siya sa ano, 220 at saka 110. Kaya maganda rin gamit ito. Safety sa mga appliances kung meron kayong appliances kasi nakakasira talaga yun eh yung pagtaas at pagbaba ng kuryente pag nagbabago ang fluctuation ng current may pagbabago sa appliances malimit eh nakakasira kaya ang design ngayon ng mga electronics ay design yung sa yung SMPS na tinatawag to. Ano kasi yun eh 110 to 220
pwede siyang pag bumaba ang kuryente hanggang 110, nasa essence niya yung switching mode ng mga electronics, kasi sa power supply yun yung SMPS switching mode power supply, lahat nun ginagamitan ngayon, television, mga stereo amplifier, yan ginagamitan ng SMPS. Kaya kung mapapansin nyo, kahit ang kuryente natin ay bumababa, tumatakbo pa rin yung ating appliances, kasi gawa nga ng power supply na yun, yung SMPS na yun. Ayan o, nakuha akong may lock pa, tsaka yung mga bearing, tinanggal ko na yung tinanggal ko. Ayan. So, titestingin na natin to. Okay. Double check muna. Baka kung may mali o ano. Surbol natin. Okay na siguro to. Tingnan natin mabuti. Ang tinitingnan ko dyan kung saan nakakabit itong lock na ito tsaka yung bearing na yun eh, pero wala talaga akong makita eh. Testing na lang natin. Mayari nito kung may nagbukas ba nito ano eh. Ayan mga kaibigan, at tinanggal ko na yung bearing. Ayan, at tsaka inihinang ko na rin yan, no? Inihinang natin yan. Tapos ngayon, subukan nating isaksak. Testerin muna natin kung meron siyang resistance. Ang alam ko niyan, meron niyang resistance pag tama yung kabit eh. Iyano natin. So, ngayon, ayun, nagka-meron siya. Ibig sabihin, dun nga siya nakakabit. At mukhang gagana na to pag sinaksak. Kasi nagkameron siya ng resistance sa ng transformer. Hindi yan shorted mga kaibigan, ha? Dahil pag shorted yan, sagad yung ano yan. Sagad yung kanyang meter sa infinity. Ayan. So, i-try natin siyang isaksak. Baka sakaling magkameron. Wala naman problema, may fuse naman yan eh. In case na may mali, may fuse tayong protection. Ayan, saksak ko na. Yan. Maluwag ah. Yan. Yan.
Bayan natin. Yun. Magka meron ng indicator light. Okay na. Tapos wala pa siyang output kasi hindi pa natin ini-start. Yan. Pag ini-start natin yan, magkakamero niya ng output. Yan mga kaibigan, tingnan niyo yung meter. At titingnan na rin natin kung meron talaga siyang output. Sa ngayon, ang gagamitin natin ay yung ano, digital para kitang kita. Ayan. Set natin sa AC. Ayan. Ayan, naka AC na yan. Oops, tingnan natin. Wala pa. Kasi hindi pa natin start. Ayan, start natin. Ayan. Kita nyo yung meter. Pumalo. Tsaka yung pumalo yung meter. Ayan. Indicator nya hanggang ano eh, 220. 110. Pero kalimitan yan. Yung indicator na yan sa 110 lang nakatapat. Ayan. Tingnan natin yung 110 nya. Okay. 120 pa nga oh. Round up na yan, 110 yan. Tapos itong kabila ba wala, yun. Oops, naglulus ang kon, hindi tumatama. Ayan o, 239 volts. Wala kasang kuryente ngayon. Tsaka kung mapapansin nyo mga kaibigan nyo, may cool yung kanyang LED indicator sa may start nya, kulay green. Ibig sabihin talaga meron siyang output. Yun, okay na siya mga kaibigan. So yung nakita natin bearing at lock dito, wala naman siyang kinalaman ah. Patayin muna natin. Yan. Buhayin uli. Ayun. Tapos start. Yun, papalo na yung kanyang meter. So yun lang, sira mga kaibigan, wala nang iba.